Sa atin pong ebanghelyo, natunghayan po natin ang isang eksena kung saan kinwestiyon ng ating Panginoon. Kinwestiyon po siya ng isang bagay, bakit daw ang mga Pariseo ay nag-aayuno, pero ang kanyang mga alagad ay hindi. Isang bagay lang naman yung kinwestiyon sa kanya. Pero sa ating ebanghelyo, sinagot ito ng ating Panginoon ng tatlong beses. Sinagot ito ng Panginoon ng tatlong halimbawa. Yung pong una nating sasabihin dito, yung nasa huli. Kasi po hindi tayo masyadong pamilyar dun sa mga sinabi ng ating Panginoon. Tatlo po yung halimbawang binigay niya, pero iisa lang naman pong sagot yun. Ang gusto sabihin ng ating Panginoon, hindi pwede. Halimbawa po yung wineskin, hindi po kasi tayo, hindi po kasi pangkaraniwan sa atin ang alak, hindi po ba? Alak na galing sa ubas. Hindi naman po kasi pangkaraniwan sa atin yan. Pero yun po ang halimbawa ang binigay ng ating Panginoon kasi yun po yung pangkaraniwan sa kanila. Pangkaraniwan ng alak. Ang gusto lang po sabihin dito, dahil po ang alak po pala, sa panahon nila ay nilalagay sa balat ng hayop. Halimbawa po yung balat ng kambing. Pag po mayroong bagong balat ng kambing, ang dapat ilagay mo lang doon ay yung bagong alak. Ang sinasabi po kasing bagong alak ay yung nasa process pa ng fermentation. Yun po yung sinasabing new wine, nasa process of fermentation. At dahil ito ay nasa process of fermentation, umaalsa pa po ito, nag-e-expand pa. Kaya po, ang bagong alak ay dapat ilagay din sa bagong balat ng hayop. Kasi po ang bagong balat ng hayop, flexible pa po yan. Pero pag yan po ay luma na, natuyo na, hindi na po yan nag-e-expand. Yun po yung sinasabi dito. Kaya dapat ang bagong alak na nag-e-expand, ilalagay mo yan sa balat ng hayop, lalagyan ng balalatap ng hayop na nag-e-expand pa. Para sabay sila mag-e-expand, walang masisira. Gayun din po yung halimbawa po dito, pag halimbawa po merong butas yung inyong damit, ang dapat ilagay mo dyan ay lumang tela din. Lumang tela. Kasi po pag may butas yan, pinatsihan mo, tinakpan mo ng bagong tela, yung pong bagong tela, hindi po ba ang mga tela lumiliit? Pag po kasi lumiit yan, mababatak yung tela, masisira po yung damit mo. Kaya ganun din po ang sinasabi ng ating Panginoon, hindi dapat. Yung huling halimbawa po dito, pagkasama mo yung groom, di ba? Pag nasa handaan ka, hindi ka dapat nalulungkot. Hindi dapat dahil kasama mo yung groom. So tatlong halimbawa po binigay ng ating Panginoon dito, iisa lang naman ang mensahe niya, hindi dapat. Sa panahon po ngayon, kung ito ay ipapangaral lang ating Panginoon, pinakamagandang halimbawa po. Maraming pwede tayong maging halimbawa, pero pinakamaganda na po dyan siguro yung pag tayo naglalaba. Pag tayo naglalaba, hindi dapat pagsamahin ang puti sa dekolor. Ganun lang naman po yung ginagawa ng ating Panginoon. Hindi dapat. Pero ngayon po sa panahon ngayon, ano kaya ang mensahe nitong ebanghelyo? Ang mensahe po ng ating ebanghelyo, ganun din, hindi dapat. Ano yung hindi dapat? Sa mga taong kasakasama ang ating Panginoon, sa mga taong malakas ang kapit sa ating Panginoon, hindi dapat sila natatakot. Hindi po ba? Hindi sila dapat nalulungkot. Hindi sila dapat nangangamba. Sa mga taong kasakasama ang ating Panginoon sa kanilang buhay, hindi sila dapat nangangamba. Hindi naman po natin sinasabi sa ating buhay dapat zero o wala talaga tayong takot. Hindi po natin sinasabing wala talaga tayong pangamba. Hindi po sinasabing wala tayong pangaalinlangan. Dahil normal na reaction naman po natin yan sa ating buhay. Pag may dumating na problema, may nangyaring sakuna, normal po nating reaction yan, di ba? Natatakot tayo, nagugulat tayo, tayo ay nangangamba. Pero ang sinasabi po sa atin ng ating ebanghelyo, pag tayo ay lubos na nagtitiwala sa ating Panginoon, di po ba? Pag may dumating na problema, tayo ay tatakbo na sa ating Panginoon, tayo ay magdarasal na, di po ba? At pag naalala natin talaga na talaga namang kasakasama natin ang ating Panginoon.
Sa ating Panginoon lang tayo nagtitiwala. Yung takot, yung pangamba, yung pang-aalinlangan, hindi po ba't nawawala? Dahil pag malakas ang ating kapit sa ating Panginoon, hindi tayo dapat natatakot. Hindi tayo dapat nangangamba kasi napakalakas ng ating kinakapitan. Mas lalo na po ngayon, para dito sa nagdon rosary, hindi po ba? Kaya nga tayo tumatakbo sa ating Panginoon. Tumatakbo tayo sa ating mahal na ina. Hindi po ba? Kasi baka meron tayong pag-aalinlangan. Meron tayong problema. Pero pag tayo po ay tumakbo na sa ating mahal na ina, tumakbo na tayo sa ating Panginoon. Hindi po ba? Dapat nawawala na ang takot. Dahil alam natin, kayang-kaya ni Lord yan. Maliit na bagay. Maliit na bagay para sa ating Panginoon. Maliit na bagay para sa ating mahal na ina. Di po ba? Pag nakatakbo na tayo sa ating Panginoon, sa ating mahal na ina, ang mga takot, ang mga pangamba, hindi na dapat manaig pa. Di po ba? Amen? Mahina. Amen? Magsitayo na po ang lahat.